isang manggagawa ng carbon sa boiler room ang nakakita ng inabandonang sanggol sa piano. Dinala niya ang sanggol sa boiler room sa ilalim ng barko. Pinangalanan ko siya si 1900. 1900 ay masyadong mataas na tawagin ko siyang Lemon. Kaya si Lemon ay lumaki sa barko. Sa panahon ng bagyo, ang hangar ay umuurong at pabalik. Tinamaan ang leeg ng manggagawa. Sa huli, nakayanan lang ng taong iyon ng 3 araw. Si Lemon ay naging ulila, balak ng kapitan na ipadala ang bata sa orphanage. Dumating ang gwardiya upang tingnan si Lemon. Ngunit sa huli, wala siyang makita. Walang nakakalam kung saan nagpunta si Lemon. Sa araw na iyon, ang kapitan ay ginising dahil sa madalian na bagay. Akala niya lulubog ang barko. Iyon pala si Lemon ay dumating dito. Ang lahat ay sinipsip sa tunog ng piano ni Lemon. Walang nakakaalam kung saan siya natuto ng tumunog ng piano. Walang nakakaalam kung saan siya nagtago. Lumipas ang mga taon, si Lemon ay naging pianista sa barko. Ang banda ay mga bagong miyembro sa Max. Umalog ang barko, kaya nayakap niya ang palayok ng suka. Sumunod ka sa akin. Ang dalawa ay nakakilala sa unang pagkakataon. Dinala siya ni Lemon sa piano party. Sinabihan niya si Max na i-unlock ang gulong. Halika, umupo ka sa tabi ko. Ang piano ay umalog kasama sa barko. Si Lemon ay parang sumasayaw kasama sa alon. Si Max ay unti-unti ring pumasok sa kalagayan. Ang mga ito ay cool para sa hindi hihigit sa 3 segundo. Ang hindi makakontrol na piano ay binasag ang salamin. Diretsyong bumagsak sa kwarto ng kapitan. Si 1900, alam ko kaagad na ikaw. Ang dalawa ay pinagmulta sa bakal na kwarto. Naging mabuting magkaibigan. Ang boses ni Lemon ay mayaman. Sumasayaw sa samahan ng marangal. Sa ilalim ng tugtog ni Lemon, ngunit mas gugustuhin niyang tumugtog sa mga karaniwang tao. Saka lang niya mapapalaya ang kanyang sarili. Ngunit hindi kailanman naiwan niya ang barko papunta sa lupa. Doon siya ipinanganak. Doon din siya nakatira. May ginawa ring offer si Max sa kanya. Sinabihan siyang tanggapin ang lupa. Hayaan ang kanyang talento na magkaroon ng pagkakataon na maningning. Ngunit si Lemon ay matibay sa kanyang layunin. Pinaisip siya ng matagal ng taong may edad na. Sa gabing iyon, tumugtog siya sa piano. Isang taong ginamit ang kanyang harp at tumugtog kasama siya. Sinabihan niya si Lemon, siya ay dating magsasaka. Ang buong mundo kasama niya, ilang yarda lang. Kagaya ni Lemon, hindi pa kailanman nakapunta sa daan. Ngunit isang araw may nangyari. Kailangan niyang iwanan ang farm hanggang nakita niya ang dagat. Narinig ang tunog ng dagat. Mula doon ang umpisa. Walang hanggang buhay. Nagpasya siya para sa kanyang anak. Namuhay ng buong bagong buhay para itong version ni Lemon. Siya lang sa dagat, ikaw naman sa lupa. Matagal tumira sa dagat, kaya si Lemon ay nakakaintindi sa bawat tao. Interesado lang siya sa piano. Nailarawan ang estado ng tao sa pamamagitan ng bawat kanta. Nakita mo ba ang taong iyon? Hindi siya nakakalimot ng kahit ano. Ang alaala niya ay umiikot lang sa kanyang ulo, ngunit wala siyang magawa. Nakikinig sa kanta ng pagmamay-ari niya. Sobrang napahanga si Max. Noong dumaong ang yate, ang lahat ay binuhusan ang lupa. Si Lemon ay panakaw na pumasok sa surveillance camera room. Pumili ng tao sa phone book. Tinawagan ang taong iyon at nagsalita sa konting salita. Ganito niya inaalyo ang kanyang sarili kapag nag-iisa siya. Biglang may nakakita sa kanya. Akala ni Lemon na dumating ang taong ito upang aristuhin siya. Noong hindi na siya makakapagtago, alam niya sila ang may gustong humamon. Ang manghahamon ay napakabuting tao. Isang pianista na may mataas na katayuan, si Jelly. Tama, si Jelly. Ang taong lumikha ng jazz music. Inaangat niya ang kanyang kamay at nagtanong, si Jelly ay mayabang na nagsindi ng sigarilyo. Sa mga ngipin ni Jelly ay mga bato. Ang mga tao ay tinatawag siyang inventor ng jazz music. Jelly, ang katunggalian ay isang sikat na artista sa dagat. Si Lemon, ang labanan sa piano ay magsisimula na. Pakiusap, iwasan ito. Nilagay ni Jelly ang sigarilyo sa piano. Banayad na tumugtog sa keyboard. Ang soft music ay nakakalubog sa tagapakinig. Natapos ang unang kanta. Pinalakpakan ng mga nakikinig.
ang sigarilyo ay nasunog sa gilid ng gitara. Kumuha siya ng sigarilyo at tinuro ito kay Lemon upang ipakita ang kanyang abilidad. Ikaw, mandaragat, nanunuya. Hindi alam ni Lemon kung paano ito pakitunguhan. Tumugtog ng kanta sa Pasko. Tapos na ang palabas. Ang mga tagapanood ay pumalakpak. Warm up pa lang ito. Nagsimula nang tumugtog si Jelly, isang kanta na nagpapaiyak sa mga manunood. Napaiyak rin si Lemon. Ang pagganap ay natapos. Ang tagapanood ay pumalakpak na parang kulog. Si Lemon ay nagsagawa ng simulation ng hataw ni Jelly. Ang reaksyon ng mga tao ay hindi maganda. Ang pagsagawa ay natapos. Magalang pa rin pumalakpak. Si Max ay bumagsak sa isang tabi. Sa huling parte, umupo si Jelly sa harap ng piano. Tingnan natin kung ano ang gagayahin mo ngayon. Ang kanyang kamay ay masyadong sunod-sunuran. Ang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard. Muling nakatanggap ng palakpak galing sa audience. Humingi si Lemon ng sigarilyo kay Max. Nilagay sa tabi ng piano. Ito ba ang gusto mo, gago? Ang mga daliri ni Lemon ay sobrang bilis. Ang tasa sa kamay ni Jelly ay nakulog. Sinubukan niyang sundin ang rhythm. Kwintas ng pawis ang gumulong sa mukha ni Lemon. Natapos ang pagsagawa, walang ingay ang narinig. Ang tagapanood ay namangha. Tumayo si Lemon at pinulot ang sigarilyo. Nilagay sa string ang sigarilyo na kasindi. Dumaan siya sa harap ni Jelly. Sa iyo na iyan. Wala akong ganitong libangan. Pumalakpak ang lahat. Nanalo si Lemon. Napaisip si Jelly na sinipsip ang sigarilyo. Hindi niya inaasahang may ganoon kadakilang tao. Ang lahat ay pumalakpak kay Lemon na hindi pa kailanman nakakababa ng barko. Ang music producer ay nilagay lahat ng equipment sa barko upang i-record ang performance ni Lemon. 1-2-2-0-0-3. Ginawa niya agad upang ma-promote ang kanyang talento sa pagtugtog. Isang batang babae ang pumasok sa kanyang larangan ng paningin. Ang kanta na mabilis ay naging mahina. Si Lemon ay laging nakatingin sa kanya. Hanggang umalis siya, tinapos niya ang performance. Oh, maganda, 1-9. Ano ang pangalan nitong henyo sa musika? Ang kumpanya ng gumagawa ng kanta ay gustong ilabas ang kanyang kanta. Kinuha niya ang disc. Lahat dahil sa batang iyon. Hindi mo ito pagsisihan. Palagi akong ganyan. Nagsimula siyang mag-aral kung paano magsimula ng pag-uusap. Gusto niyang ibigay itong record sa bata. Ang bata ay nakatingin sa dagat na may hawak na payong. Si Lemon ay naglalakad sa ulan. Ngunit wala pa rin siyang lakas na ibigay ang regalo sa bata hanggang pinaligiran sila ng mga tao. Minsan sinabi ng aking ama, narinig niya ang tunog ng dagat talaga? Ito ba ang anak ng mga magsasaka? Kinagabihan pumunta siya sa lodge ng mga babae. Natagpuan ang bata, hinalikan niya. Tapos mabilis na nagtago sa sulok. Kinabukasan ang cruise ship ay dumating sa kanyang destinasyon. Tinipon ni Lemon ang kanyang lakas. Tinawag ang batang pababa na sa barko. Alam niya ang tungkol kay Lemon at ang pagkikita nila ng kanyang ama. Hinalikan niya si Lemon. Ang buto ng pag-ibig ni Lemon ay lumago. Ang daloy ng tao ay nagpahiwalay sa kanila. Gusto ni Lemon na bigyan siya ng kanta. Ngunit ang kapaligiran sa pagsasanay ay napupuno ng kanyang boses. Kailangan niyang isigaw ang bawat salita. Good luck sa iyo. Salamat, good luck din sa iyo. Bago umalis, iniwan ng babae ang address. Sana makapunta siya at makatutog. At kaya na-miss niya ang pagmamahal. Binasag niya ang record at tinapon sa basurahan. Nakita ni Max ang lahat. Sa araw na iyon, sa hapagkainan, si Lemon kailanman ay hindi umalis ng barko. Nagpa siyang umalis. Tumayo siya sa gitna ng tulay pababa. Nakatingin sa syudad na puno ng gusali. Tinanggal ang sombrero at tinapon sa dagat. Tumalikod at umatras sa barko. Si Lemon ay muling nakaupo sa harap ng piano. Tinugtog ang kanta ng kanyang buhay. Nilunok ni Max ang kanyang luha at pinaputok ang pagtatapos. Mula doon bumaba sa yate. Tapos sumiklab ang gera. Lumipas ang maraming taon, si Max ay wala ng pera.
pumunta sa tindahan ng mga instrumento ng musikal at binenta ang kanyang trumpeta. Nakita ang record ng kanta ni Lemon. Sinabihan siya ng boss, ang barko ay nasira ng gera. Pagkatapos ng gera, pinarada ito sa Pantalan. Dumating siya sa Pantalan. Alam ni Max, si Lemon ay siguradong nandito pa. Ngayon, ang barko ay handa ng sumabog. Ang mga paputok ay inihatid isa-isa. Hinayaan ni Max na pigilan siya ng mga trabahador. Sumakay sa yate upang hanapin si Lemon. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong bakas ni Lemon. Naniniwala pa rin siyang si Lemon ay nasa barko pa rin. Bumalik siya sa tindahan ng instrumento dala ang record. Gustong akitin si Lemon na lumabas. Pinigilan siya ng boss. Huwag mong hawakan kundi papatayin kita. Nung sinabi niya ang kwento ni Lemon, pumayag ang boss. Dinala ni Max ang record pabalik sa yate. Sa bawat sulok, pinatugtog niya lahat ng kanta ni Lemon, ngunit wala pa rin sign ni Lemon. Nirecord niya ang kanta. Noong paalis, lumingon at nakita si Lemon dumating. Si Lemon ay nakasuot ng sobrang ganda na vest, kaswal na hinaharap ang katapusan. Pinilit ni Max na akitin siyang bumaba ng barko, ngunit si Lemon ay handa na sa pag-iisip. Ayaw niyang bumaba ng barko dahil hindi niya makita ang dalampasigan. Para sa kanya, ang mundo sa labas ay pinagrabing yate. Sa yate malaya siya. Napigilan ang lahat. Ngunit sa lupa, hindi niya makukontrol ang kanyang sariling kapalaran. Mula sa simula hanggang katapusan, maninirahan sa dagat. Nakapagpasya siyang hindi niya maharap ang mundo sa labas. Pinili niyang manatili sa yate. Payag naman si Max na umalis. Pag alis ni Max, inangat ni Lemon ang kanyang kamay. Huling kawan sa barko. Inangat ni Lemon ang kanyang ulo, ang kanyang bibig ay parang ngumiti. Sumabog ang yate, wala na rin si Lemon. Si Max ay bumalik sa tindahan ng instrumento. Sinabi sa boss ang resulta. Sobrang nalungkot ang may-ari sa pagpanaw ni Lemon. Umalis si Max. Sumunod ang boss, sinuli ang kanyang trumpeta.